successful. Let's go! So, ano-ano yung mga iba pang pagsubok na napagdaanan? Kung bakit naging parang na-feel ko na empowered na ako. Diyos ko, hindi ko nga po mismo talaga alam ko ano talaga yung meaning ng empowered. Siguro yung description lang no po ko ano yung meaning nun. Pero hindi ko mismo alam yun since nung naramdaman ko siya. So, bago ka pala mag-feel empowered, ang dami pa pala mga pagsubok na darating. Tapos, kailan ko ba na-feel empowered? Recently lang po, this year lang talaga. Siguro, na-feel ko yung empowered na yun yung nagsimula yung pandemya. Tapos hindi ko akalain na mararanasan ko yung ultimate, isa sa mga ultimate pain na buong buhay kong hindi ko ma-imagine na mararanasan ko. Tapos nag-create siya ng something na hindi ko rin inasahan na babagsak talaga ako, na magbe-breakdown ako. Tapos darating sa point na magti-trigger ako. Tapos ayun, sa tulong lang din yata ng Panginoon na alam niya, lagi niya akong ni-remind na okay lang yon. Pero may process yun eh. Pero dahil nga sa nangyari yun, hanggang sa huli, napagod lang din ako. Tapos, at the end of the day, decision mo pala talaga kung gusto mong ma-heal eh. At maraming ways yun. Tapos yung simulang nag-decision akong bumangon ulit, doon ko na-feel yung empowered. Na, ito, teka mula mama, cut off lang kita. Kasi, yes po. Yung you're saying na ito yung time na talagang feeling mo nalagbukat, lahat-lahat. Ito yun, nung panahon ng pandemic. Yes, 2020, po. Last year. Ano ba to? Ngayong ano nangyari? Gusto ko malaman. As in, gusto ko malaman. Okay. Tagal na natin hindi nag-uusap. Bilang mamshi mo at bilang tatay. Ano nangyari? Hindi ko masabi eh. Pero it's more like personal po sa siya talaga. Sa puso ba ito? Sa pamilya? Sa trabaho? Sa career? O lahat? More than po dun. Kasi malakas yung loob ko sa pagbigay ng suporta sa pamilya ko. May nakunta ba to sa iba? O ngayon mo palang nalalabas? Ngayon ko lang nalalabas. On cam, pero hindi ko kayang sabihin kung ano nangyari. Exactly. At this point in time, nung nangyari ang mga lahat ng ito, I'm sure it is hindi mo ma-share sa amin ng talagang lubusan because it's really very personal, which is yes, fine. Opo. Pero nung pinagdadaanan mo to, may mga nakakausap ka ba? Sinong tumulong sa'yo sumaklolo? Kasi hindi naman, tayo naman, kailangan din natin talaga ng may susuporta din sa atin. Yes, cannot always be alone eh. Tama, ma'am. Opo. Yun nga po, yung sinabi ko nga sa sarili ko na okay, ito na yung decision ko. Gusto kong bumangon ulit at ayusin yung buhay ko ulit. At doon na ako nag-start na mag-express doon sa kung ano yung totoong nararamdaman ko. Who help at you? Who yung help? Mga tumulong sa akin. Oo. Para mas maayos ako. Ay yung pamilya ko. Nag-create ako ng group message na kung saan nandun lahat ng pamilya ko. Pamilya ko sa Davao, pamilya ko sa Camiguin, pamilya ko sa Japan. Tapos pangalawa naman yung mga kaibigan ko since nung hindi pa ako artista at naging artista na ako, sila pa rin yung naging kaibigan ko, sila Patricia, Jabin, Sir Jerwin, Leslie, Erica, Ina, Sabel. Ito, may